lang. Okay, so si ano na lang, si Elwisa na lang. Pakibasa ang una, Elwisa. Panatilihin naka-mute ang inyong microphone. Buksan lamang ito kung tinawag upang magsalita. Okay, next. Pakibasa ang ikalawang paalala. Lee Ryan. Gamitin ang chat box para sa makabuluhang tanong o usapin. Yes, ang pangatlo, pakibasa dyan, Brian. Makinig ng mabuti sa guro at huwag makisabay sa nagsasalita. Yes, okay. At ang susunod, Michelle, pakibasa. Maging magalang sa pakikipag-usap. Yes, next. Pakibasa, Ruwaida. Manatili sa harap ng computer, iwasan ang paggawa ng ibang bagay habang nag-aaral. Okay, next. Next, pakibasa, Chuck Raven. Ang pagbukas ng camera ay naayon sa inyong pagustuhan at lugar na kinakaroonan. At lugar na kinakaroonan. Yan, salamat. So, upang hindi po maulit ang ating experience dati, na yan, alam niyo na kung ano yung nangyari, ay mangyaring yung mga hindi po maayos ang kanilang background, ay pwede po kayong mag-off ng camera. At para na rin po hindi po humina lahat ang ating connection, pwede rin po tayong mag-off ng camera. Sa mamaya baka sakali sa ano ay mag-off din po ako ng camera para po hindi po tayo lahat mag-lag, okay? Pero kung malakas ang camera ninyo, pwedeng-pwede po kayong magbukas ng camera. Ayan, so sa araw na ito, pagkatapos ng ating talakayan ay ang mga bagay na ito ay inaasahang kaya na ninyong gawin. Ang una ay nagagamit ng wasto, ang pangangkop at pangatnig. Ang ikalawa, nakikilala at natutukoy ang pangangkop at pangatnig sa isang pangungusap. Yan. So mayroon po ako ditong larawan. Dalawang larawan. Ano po ang masasabi ninyo sa mga larawang ito? Tingnang maigi, ano ba ang meron dyan sa larawan na yan? Ayan, may nag-raise hand po. Okay, nauna si Chuck Raven, pero nakapag-recite na si Chuck Raven kanina. O, sige, Chuck Raven. Chuck Raven, nandiyan ka pa ba? Ma'am. Anong masasabi mo sa dalawang larawang nasa screen natin, Chuck Raven? Di po ako, sir, ma'am. Sa kabila po, ano, neighborhood, sa kabila naman po, madaming tao. Hindi ko po alam kung ano yun. Madaming tao. Ayan, si Kin. Ano naman ang masasabi mo, Kin? Kin? Ma'am, yung doon po sa left, maayos po yung mga bahay at magaganda. Kasi nasa left po, meron pong riot nangyayari. Ah, may riot. Yan. Si Amiel, Dwayne Amiel, ano naman ang masasabi mo sa mga larawang nasa screen natin? Yung unang larawan po ay matahimik at hindi masyadong maraming tao. Yung pangalawang larawan naman po ay magulo at hindi matahimik. Ayan. Okay, paalala pala sa mga gumagamit po ng tablet o kaya ay cellphone po. Gawin niyo po, ipin niyo po itong screen ko para mas malaki po ninyo, mas malaki po yung makikita po ninyo. Ayan, so ang sabi ninyo, ang una daw ay maayos at ang yung pangalawa ay magulo. Ano sa palagay ninyo ang dahilan at magulo po yung pangalawang larawan, ikalawang larawan o yung nasa kanan? Sa palagay niyo, bakit kaya magulo yan? Max? Inequality. The rich get to live normally. Yung mga mayaman po, nag-comment sila maraming pera. Kaya nag-comment sila nilang. Sabi mo yung mga lower middle class, kailangan nila mag-struggle po eh. At comment minsan nag-boost around doon mga mayaman. Ayan, salamat Max sa iyong pagtugon. Okay, sino pa? Ayan, meron ka pang sasabihin, Max? Bakit natutugtog mo yung Kahoot music sa background?
Ayan, so medyo hindi malinaw ang dating sa akin ni Max. Pero Max, salamat sa iyong pakikiisa. Salamat sa iyong pagtugon. Si Dwayne, anong masasabi mo, Dwayne? Ano kaya ang dahilan? Kaya naging marumit po ang yung isang larawan na madaming tao kasi sa ating kalokohan po. Sa ating kalokohan, yan. Riley me. Yung kaya po sila marumit po kasi po ano po, di po sila nagkakaisa po. Hindi sila nagkakaisa, yan. Ano kaya ang maaari natin gawin kung ang nais natin ay magkaroon ng payapa at maayos na kapaligiran? Kagaya nung nasa kaliwa. Okay, sino nagtaas ng kamay? Ibaba ang kamay kung ayaw pong matawag kasi baka napindot nyo lang po ang raise hand facility natin, ha? Okay, so Michelle. Kailangan po natin magkaisa at magtulong-tulong para po maging maayos at mapayapa ang ating buhay po. Wow, pang Miss Universe na sagot. Salamat, Michelle. Sino pa? Sa mga naka-raise hand, sino pa ang hindi ko natawag? Chuck! Chuck, andyan ka pa ba? Naka-raise hand ka. Krishamel. Okay, si Krishamel na lang. Panataling linis ang ating kapaligiran. Ating kapaligiran? Maglinis ng ating kapaligiran. Okay, maraming salamat sa inyong pagtugon, mga bata. So ngayon naman ay mayroon akong babasahing tula. Gusto niyo ba akong marinig na magtula? Apo. Okay, so pero bago yan, ano-ano yung mga dapat nating gawin habang ako ay nagbabasa at kayo naman ay nakikinig? Ano-ano yung mga bagay na dapat nating bigyan? Yes, Chuck? Makinig ko ng mabuti. Makinig ng mabuti. Charlie? Huwag pong maingay pag may nagbabasa. Huwag pong maingay yan. Ang bigat-bigat ng boses ni Charlie. Sino pa? John Brian? Huwag pong makisabay sa iba na nagsasalita. Ayan. So meron akong babasahin pula. Ngunit siyempre si Ma'am Biernes, sige ng Biernes ay hindi makata. Okay, so makinig ng mabuti. Kapag ang nais ay bayang tahimik, droga, alak, at iba pang bisyo'y iwaglit. Dahil ito'y nagdudulot ng mga krimen at sakit at pagsisising sukdol hanggang langit. Panahon na upang magbago. Maling prinsipyo'y dapat nang itago. Huwag ikahiya ang pagtatrabaho kung ninanais mo ang buhay ay umasenso. Nagustuhan niyo ba yung tula? Apo. Apo. Okay, so bago ako magtanong, nais kong kung may mag-volunteer dyan na gustong basahin po yung tula. Meron ba? Max? Kaya mo bang basahin, Max? Apo, ito na. Ayan, sige Max. Damdamin, Max. Kapag ang nais ay bayang tahimik, droga, alak, iba pang bisyo, iwaglit. Dahil ito ay nagdudulot sa mga krimen at sakit. Panahon na upang magbago. Maling prinsipyo ay dapat nang itago. Huwag kaya ang pagtatrabaho. Kung ninanais mo ang buhay ay umasenso. Ayan, isang virtual clap para kay Max. Ayan, no, may madiskarte tayong makata ng bagong pag-asa. Ayan, so minsan pa nga sa girls, meron bang gustong mag-volunteer sa girls? Rowaida? Kaya ba, Rowaida? Opo. O, sige. Kapag ang nais ay bayang tahimik, droga, issue is dahil ito'y nagdudulot ng mga krimen at pagsisising sukdol hanggang langit. Panahon lang itong magbago. Maling prinsipyo'y dapat nang itago. Huwag ikahiya ang pagkatrabaho kung ninanais mo ang buhay ay umasenso. Ayan, salamat, Rowaida. Ayan, hindi siyempre magpapatalo ang mga girls. So, isang virtual club din para kay Rowaida. Ayan, ano kaya ang mensaheng nais ipahatid or nais iparating sa atin ng tula, ng sumulat ng tula? Kin?
Itaas ng kamay si Kin. Yes, Kin. Sorry po, nakataas pa po ko. Ah, okay, nakataas lang. Okay, sino gustong sumagot? Ano kaya yung mensahe? Ano yung gustong iparating sa atin na tay sa kanyang mga binanggit sa tula? Michelle, yung mga bisyo po dapat po tigilan na at kailangan na po nating magbago. Lalo na po sa panahon ngayon na pandemya, kailangan na po talaga nating magbago. Yun lang po. Ayan, parang talagang may na-discover ako ngayon na pang Miss Universe ang pagsagot. Maraming salamat, Michelle. Okay, Rowaida. Kung nais mo po ng bayan na tahimik, mga bisyo po is iwasan na po. Iwasan na yung mga bisyo. Okay, wala na bang sasagot? Wala na ba? Rylemy. Imbis pa ipambili po ng alak, dapat pa ipambili na lang po ng pagkain, hindi lang po para sa'yo, para po sa buong pamilya po. Wow, so ang galing ng mga estudyante, ang galing ng mga grade 6 na estudyante ng Bagong Pag-asa. Okay, salamat mga bata sa inyong pagtugon. Okay, meron ako dito mga pangungusap at mga parirala na kinuha dito sa ating tula. Okay, ito yung una. Sinong gustong tumulong sa aking basahin ang unang halimbawa sa ating screen? Okay, Rowaida, siguro ibaba mo muna yung kamay mo, Rowaida. Ibigay na muna natin ang chance sa iba. Ganun si Dwayne, si John Brian, lower muna yung mga kamay ninyo. Ibaba ko muna, ha? Ralph Eric, pakibasa po yung una. Kapag ang nais ay bayang tahimik. Yan. Okay, pangalawa? Pangalawa, pakibasa. Rishamel. Grabe alak at iba pang bisyo ay ilaglit. Yan. Pangatlo, pakibasa. Ayan na, i-scroll ko lang po ang ating recent facility. Okay, ang pangatlo. Si Aiden. Pakibasa ang pangatlo, Aiden. At pagsisising sukdol hanggang langit. Ayan, salamat Aiden. Yung iba hindi nagtataas ng kamay. Sira po ba ang microphone? Ayan, pwede po kayo magtaas ng kamay. Huwag po mahihiya. Okay, magtatawag ako dito sa baba. Kasi palagi na silang nagtataas. Christine Ann, pakibasa po ang pang-apat. Magaling prinsipyo ay dapat nating itago. Ayan, hindi lang pala siya nagtataas ng kamay, pero gusto rin siya niyang magbasa. Okay, number 5, si Christine Bon Romano. Pakibasa po ang panglima. Dahil ito'y nagdudulot ng mga krimen at sakit. Dahil ito ay nagdudulot ng mga krimen at sakit. Ayan, salamat sa pagtulong sa akin sa pagbabasa ng mga nakasulat sa screen natin. Okay, pansinin natin yung mga nakasulat sa ating screen. Ano yung mga napansin ninyo na maaring kakaiba dyan? May napansin ba kayo? Opo, ma'am. Meron ba? O baka yung iba nakapikit kaya walang mapansin yan? Meron po, ma'am. Ang walang mapansin, nakapikit. Ano, natutulog malamang. Okay, so ano ang napansin mo sa mga nakasulat dyan sa ating screen? May mga bilog po, ma'am. Ayan, wait lang, Chuck. Tatawagin ko yung magsasalita. Janelle? May naka-underline po. Naka-underline. O sa Filipino, ang tawag natin dyan ay? Salungguhit. Tama? Apo. O Ashley, ano naman ang napansin mo, Ashley? Meron pong bilog yung G at NG. May bilog yung G at saka NG. Ayan, alam nyo ba, class, kung ano ang tawag sa mga yan? Meron ba sa inyo nakakaalam kung ano ang tawag natin sa mga nakabilog at nakasalungguhit na yan? Meron ba o wala? Meron po, ma'am. Sino? Sinong nakakaalam? Dwayne, alam mo ba? Opo. O, yun yung nakakaalam kung ano yan, paki-raise hand. Yan, tingnan natin kung ilan ang magre-raise hand.
Ayan. So, binabati ko po yung mga batang nakakaalam na kung ano ang mga yan. Pero yung mga hindi pa alam, huwag po kayong mag-alala dahil yan po ang ating tatalakayin ngayong araw. Sige nga, pakinggan natin kung sakto or tama ba yung sasabihin ng mga nagtaas ng kamay. Pipili ako ng isa. Si ano? Si Elwisa. Ano ang tawag natin, Elwisa, sa mga nakasalungguhit at saka mga nakabilog na yan? Elwisa, nandiyan ka pa ba? Yes, ma'am. Meron anong po tawag? Isang Jay, si Andrew Mayna po. Ah, pakiulit, Elwisa. Medyo choppy ang dating. Ang napansin ko po kasi yung dun sa nakabilog po is merong J, may NJ po. Ang nakabilog po. Pero meron pa pong isang kasama sila. Ang na. Ang na? Oh, may idea na si Elwisa kung ano yan. Meron daw kasama pa silang na. Okay, ano ang tawag natin dyan? Sige nga, Rylemy, alam mo ba? Pang-angkop po. Pang-angkop, yan. Okay, so katulad ng ipresent ko kanina, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pang-angkop at pangatig. Ayan, so sinabi ko na yan kaagad-agad kanina sa ating simula. Okay, so unahin nating aralin ang pang-angkop. Makinig ng mabuti. Okay, meron ako ditong dalawang magkasunod na salita. Bayan at tahimik. Okay, basahin nga dyan sa inyo, pero huwag nyo nang buksan yung microphone kasi hindi rin naman kayo maririnig. Bayan, tahimik. Pakibasa? Bayan, tahimik. Bayan, tahimik. Ano ang napansin ninyo sa paraan ng pagkabigkas ng dalawang magkasunod na salita na yan? May kulang po. May kulang pong... May kulang? Bakit sa palagay nyo may kulang? Parang ang sakit po sa tenga pakinggan po. Hindi, mali po pakinggan yung sa... Ah, mali pakinggan, yes. Kung basahin ang magkasunod na salitang yan, tama kayo, mali siyang pakinggan. Hindi siya magandang pakinggan. So ano ang dapat nating gawin upang maging maganda or madulas, maganda sa pandinig, ang pagbasa ng dalawang salitang yan? Dagdagan ng G. Dagdagan po ng G po. Dagdagan ng G na. Kailangan po natin na lagyan ng G. Ah, ayan, nagkasabay-sabay na. Diba sabi kanina ay huwag sumabay sa nagsasalita. Ayan, pero okay lang, sige lang. Huwag lang, Tommy Morales, admit ko na po ito ha. Di ko po alam kung bisita po natin. Ayan. So, dagdagan daw natin ng G. Tingnan nga natin kung tama. Na G nga ang idadagdag. Ayan, tama. So, magiging bayang? Bayang tahimik. Bayang tahimik. Ayan. So, ang G-class ay isang pang-angkop. Ginagamit yan upang maging madulas ang pagbasa natin sa dalawang magkasunod na salita. At ang madalas dyan, ang isang salita ay naglalarawan at yung isa ay yung salitang naglalarawan. Halimbawa, sa bayang tahimik, alin dyan ang salitang naglalarawan? Tahimik, tahimik po. Ay, hindi na sumunod na taas ng kamay, raise hand facility. Ayan, ang salitang naglalarawan dyan ay tahimik. At ang kanyang inilalarawan ay ang salitang raise hand facility. Tingnan ko muna kung sino nakataas ng kamay. Ang nauna ay si Michelle. Bayan po. Ayan, okay. So next, may dalawa pa ako dito. Tahimik, bayan. Okay, kung mapapansin ninyo, nagbaliktad lang sila yung bayang tahimik at saka tahimik na tahimik, bayan. Sabi ko. Okay. So hindi rin siya magandang pakinggan, tama? Opo. 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 Bayan. Okay. Ano ang gagawin natin upang ang dalawang ito, dalawang salitang ito, na kapag binigkas siya, ay magiging madulas, maganda sa pandinig. Ano ang pwede nating gawin? Wait lang po. Huwag magsalita, huwag magbukas ng microphone habang kapag hindi po tinawag. Bigyan natin ng chance yung iba na mag-recite kasi nakataas din po ang mga kamay nila. Oh. Hindi lang sila agad nagbubukas ng kanilang microphone. Okay, Aiden. Dagdagan po ng na. Dagdagan natin ng na. Ayan, ito na yung sinabi kanina ng isang yung kamag-aral na ang napansin daw niya ay may bilog pero may kasama pa daw silang na.
Okay, class, ang na ay isa rin po yung pang-angkop. Ayan. So, ginagamit din siya upang maging madulas ang pagbasa ng dalawang magkasunod na salita. Ayan, magiging tahimik na bayan. Bayan. Okay, so kung mapapansin na ninyo ngayon ha, tingnan nyo mamaya, meron kung may mapansin kayo dyan sa mga, may tanong ako mamaya, yung mga observant dyan. Okay, next. Pagsisisi, sukdol. Pangit din siyang pakinggan, tama? Ako. Ano ang gagawin natin upang maging madulas, maganda sa pandinig ang ating dalawang salitang yan? Ayan. Lagi si Michelle ang nakaano, lagi yata nakatasan kami ni Michelle. Baka mangawit ka Michelle, baba mo muna. Okay lang po, ma'am. Kailan ako ba nakatasan? Ayaw mo talagang umalis dyan sa recitation natin, ano? Opo, gusto ko pong mag-recite. Oh, gusto kong mag-recite. Buti ka pa. Okay, si ano, si John Brian. Anong gagawin natin dyan, John Brian? Yan, Brian. Nandiyan ka pa ba? Ako na lang po, ma'am. Okay, sige, Chuck. Lagyan po, ma'am, ng pang-angkop na nang. Lagyan natin ng pang-angkop na? Nang po, ma'am. Nang, o kaya ay dugtungan natin siya ng? NG. NG. Okay, tingnan natin kung tama si ano. Ayan, NG magiging? Magiging pagsisising sukdol. Ayan. So, very good mga bata. So, ang pang-angkop, tandaan ninyo na ito ay ginagamit upang pag-ugnayin o pagdugtungin ang dalawang salita at magiging madulas, magiging maganda sa pandinig ang pagkakabigkas po nito. Ngunit meron po tayong specific na gamit po ng bawat isa. Ngayon, kailan ginagamit yung G? Kailan idinudugtong yung pang-angkop na G? Ayan, kung napansin po ninyo, kailan ginagamit po yan? Sinong gusto mag-recite? Si Michelle ulit, Miss Universe. Okay, kunin natin sa baba, Princess Kenji. Princess Kenji? Ginagamit po ang G pag katinig po ang nasa dulo. Ginagamit ang G kapag katinig ang nasa dulo. Okay, may punto na si Kenji doon. Katinig, kasi nga naman ang letrang N ay katinig. Ngunit, lahat ba ng katinig pwedeng dugtungan ng letter G? Hindi po, ma'am. Hindi. O, dadagdagan mo ba, Kenji, yung sagot mo? Pag may letter N po sa dulo. Pag letter N. Okay, so tama, Kenji. Ginagamit ang pang-angkop na G kapag nagtatapos po ito o yung sinusundang salita ay nagtatapos sa letrang N. Ayan. Kailan naman ginagamit yung na? Na. Sino gustong sumagot? Tapos na si Princess Kenji. Rowaida. Rowaida? Naririnig ako, Rowaida. Wala yata si Rowaida. Okay. Si ano na lang? Si Ralph Eric. Ala, nalalaglag sila dito sa ano, sa mga naka-raise hand. Nandyan pa ba kayo, Ralph Eric? Yes po, ma'am. Ah, yes. Sige, Ralph Eric. Naka-raise hand ka, Ralph Eric. Magre-recite ka ba? Ayan. So, wala. Okay. Si ano na lang? Si Michelle. Ay, si Ralph Eric. Sige, Ralph Eric. Buksan mo na yung microphone mo, Ralph Eric. Dinadag na po ba? Dag yung po na. Ang na kapag... Ang na po ay dinadagdag kapag ang nagtatapos sa katinig maliban sa N. Ayun, maliban sa N. Okay, pero class, tingnan ninyo ay yung bayang tahimik at tahimik na bayan, kung magkabaligtad man yan, ay hindi po nagbabago yung kanyang kahulugan.
pwedeng magbaligtad dyan, pero magbabago lang yung pang-angkop na gagamitin ninyo. Pero hindi nagbabago ang kahulugan. Kailan naman ginagamit yung NG? Kailan natin dinudugtong ang pang-angkop na NG? Okay, Princess Candy, ano lang? Si Chiyomi. Chiyomi? Ginagamit ang NG pag magtatapos sa patinig. Nagtatapos sa patinig. Okay, sa Filipino, ilan ang patinig natin, class? Ilan? Paki-chat nga sa chat box natin. Ilan ang patinig natin? Paki-chat nga sa chat box natin. Ilan ang patinig? 5. Tama, 5. Ito yung A, E, I, O, U. Okay, very good. So ngayon naman, magbigay kayo sa akin ng halimbawa ng parirala. Okay, so ang tawag natin sa nabuo natin nung pinagsama natin yung dalawang salita ay parirala. Okay? So, magbigay kayo sa akin ng halimbawa ng parirala'ng ginamitan ng pang-angkop na G. Paki-chat po yung sagot. Wala munang mag-ano. Para yung mga hindi nagsasalita makapagsagot din. Parirala na na ginamitan ng pang-angkop na G. Paki-chat po sa chat box natin. Hindi umaandar ang chat box. Tulog na ba sila? Magbigay po ng halimbawa ng parirala na ginamitan. And G muna, Li Ryan. Hindi muna na. G. G. Na yung ginamit mo. Mahirap bang mag-isip ng G? Okay, dun muna tayo sa na habang nag-iisip kayo. Okay, hinog na mangga, sabi ni Li Ryan. Okay, na muna. Pakichat po yung sagot. Mabait na bata. Ayan, nakikita ko na yung mga hindi nagre-raise hand. Nagsasagot na. Ano yan? Taong natakbo? Ano yung taong natakbo? Kin. Pwedeng taong tumatakbo, di ba? Mainit na panahon, makulit na bata, payapa na bayan, sunog na kanin, ano pa? Sunog na kanin. Rylemi, nagluto ko ng sunog na kanin, no? Malakas na alon, malinis na dalawa. Tama ba, Rylemi? Malamig na kanin. Ayan, gutom yata ang mga to. Malinis na damit. Ano pa? Okay, so tama na. Napakadali pong gamitin yung na. Ngayon naman yung NG. 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 Masayang lugar. Babaeng maganda. Magandang dalaga. Wow. Ano pa? Sariwang hangin. Maduming hangin. Aba, nagkasunod lang yun. Ha? Lumang damit. Baradong kanal. Okay, ano pa? Mga nakikita nyo pa rin pala sa paligid yung mga ano, halimbawa ninyo. Taong naglalakad. Ayong merong bulok na prutas. Yung kanina yan. Okay, Max. Okay, ngayon, may nakapag-isip na ba ng halimbawa ng G? Gwapong binata, di ba? Batang makulit. G naman, G. Mahirap bang mag-isip? Ano ba yung mga salitang nagtatapos sa N? Pinong mangga. Pinong mangga? Anong pinong mangga? Pino? Hindi rin. Hindi siya pasok, John Brian. Pino. Pino ang salitang ugat. So, ang idudugtong ay NG pa din. Apunong mangga, NG pa din. Alituntuning dapat sundin. Wow, alituntuning dapat sundin. N at saka G. Oh, very good. Taong 2020. Bayang tahimik. O, bayang tahimik na yung sample natin. Pagkaing masarap. Wow, nagugutom na si Ma'am Viernes. Okay. So, para naman makasali ang lahat, tingnan natin kung lubos ninyong naunawaan ang ating pang-angkop. Pakibuksan po ang ano, ang kahut. Yung mga wala pong pang-kahut, okay lang po. Manood na lang kayo. Yung mga may extra na gadget at pwedeng isabay or pwedeng isabay yung kahut, pwede naman po. Okay, so buksan or mag-add kayo ng app. Mag-add po kayo ng tab. Punta po kayo sa kahoot.com. Ma'am, na-disconnect daw po si Chiyomi. Ah, si Chiyomi. Okay, hayaan nyo lang. Babalik po si Chiyomi pagka na-disconnect po. Andito pa naman tayo.
Nawala rin si Rowaida. O sige lang, pagka na-disconnect mo kayo kasi hindi naman natin kontrolado ang internet, balik lang po kayo, okay? So, ito po yung game pin natin, 9805391. Ayan, yung mga nakaraang araw, mali-mali yung sagot ng iba kasi nanghuhula sila, bakit? Dahil hindi nila nakikita yung mga sagot sa, yung pagpipilian, kulay lang ang nakikita. Ayan, kung hindi niyo po kayang mag-join, okay lang naman. Manood na lang po kayo at sumabay na lang din sa pagsagot diyan sa isulat na lang sa notebook o kaya ay sa papel. Ayan, meron na tayong 16 na participants. Ayan, para po hindi makatulog. Ayan, may nagbibigay pa ng halimbawa, upuang wasak. Malamang may upuang wasak din si Chuck sa bahay nila, no? Nawala si Okay, so meron tayong 23. Tumahang bata. Ayan, pagkain masarap. Very good pa sa mga examples po ninyo. Okay, so 25. Handa na ba? Meron pa bang mga hahabol? Ma'am, wait lang po, ma'am. Okay, Michelle. Installing pa lang po, ma'am. Ala, installing pa! Ay, install mo na lang para sa susunod. Meron pa naman tayo. Pwede yan sa Google. Okay lang ba? Simulan na natin, Michelle? Michelle! Okay, 29. Isa na lang. O yan, okay na tayo. 31. Okay, so good luck po sa mga players natin ngayong araw. Start na po tayo. Okay na po, ma'am. Thank you po sa pag-aanta. Okay, walang anuman, Miss Universe. Ayan. Bayan Sinilangan. Ayan, may 17, 18, 22. Ang dami nang sumagot. 24, 27. 20 seconds lang po yan. Yung iba baka nanguhula na dyan kasi hindi makiwaw. So, ang tamang sagot ay G. Bakit G? May N sa hulihan. Siya po may N. Very good. Okay, yung siguro yung 3-3 at saka 1, namuhula ang mga to, ha? Ma'am, napindot lang po. Di na po pala pwedeng baguhin, ma'am. Pwede po makapag, ma'am. Kasi po, cellphone po gamit ko. Dito din po nagkakot kasi po yung computer po gamit ng kuya ko. Hindi ko po makita yung tanong kaya po bumabalik ako sa Google Meet. Ayan, oo. Kaya wag na lang kayong manghula kapag hindi nyo nakita. Manood na lang kayo, okay? Kasi hindi pa namo, pumipindot lang sila ng kulay. Alam ko po yung sagot, pero po yung tanong, babalikan ko pa po eh. Okay, sige lang, Michelle. Okay lang. Po, ma'am. Sige, okay, kayo next. Kayo okay, next. Okay, next tayo. Ito na. Okay, ang number one si Lee Ryan, pangalawa si Kenji, Dayan, ayan. So, next. Oo, Raylemi, bawal baguhin. Minsan lang po, pag nakapili na kayo isa lang. Sarili, kababayan. Sarili, kababayan. Ayan. So, ang tamang sagot ay? NG. Okay. So, bakit NG ang tamang sagot dyan? Pati... Ayan, Dwayne, bakit NG ang tamang sagot dyan? Kasi bawal po yung nasa kulihan. Mm-hmm. Okay, next. Yes, yes, tama. Next. Tingnan natin kung sino yung mga umangat. Ayan. Ayan, may chance pa kayo kasi limang tanong to. Next. Bata gutom. Bata gutom. Para sa mga walang bata gutom.
Kasi sa mga phone, alam ko ano no, kulay lang ang nakikita. Ma'am, pati rin po sa tab. Sa tablet, kulay lang din. Oo, mahirap kasi mag-a-add pa kayo ng tab. Okay, ang tamang sagot ay? Angie, ayan, next. Tingnan natin. Oh, si Dayan, hindi na natanggal dun sa kanyang lugar, oh. Okay, next po tayo. Maayos na pamumuhay. Ito ay tama o mali? Tama ba ang pagkagamit ng ano, pangangkop? Maayos na pamumuhay. Tama o mali? Ayan, very good. Malaki, 36 po yung ano, tamang sagot. Next. Tingnan natin, si Ethan, si J. Ethan na ang umangat. Malamang ito yung mga kumagat ng computer. Kaibigan na maaasahan, wasto ang pang-abay na ginamit sa parirala. Kaibigan na maaasahan, wasto ang pang-abay na ginamit sa parirala. Tama o mali? Tama o mali? Ay, yung iba pala dapat nagsagot na lang dito sa chat box. Ayan. So, ay, nalito sila sa tanong. Kaibigan na maaasahan. So, ano, yung tamang sagot ay mas maliit. Okay. Bakit ang sagot dito ay mali? Ano ba yung dapat na ilagay natin sa kaibigan na maaasahan? Tama ba yung gamit? Hindi po. Oh, hindi. Na-realize yung mali. Ano? So, ano dapat ang gamitin natin? Yes, Daniel. Ano dapat gamitin natin, Daniel? Jeep po. Okay, ang pang-angkop na G kasi nagtatapos siya sa letrang N. Letrang N. Ayan, nag-enjoy ba kayo? Nagising ba kayo? Okay, mamaya sa susunod na laro. Sa susunod na laro, makinig sa susunod na topic kasi para makapagsagot kayo ng tama sa ano natin. Yan, tingnan natin sino mga nagbagi. Oh, third si Sofia. Sino second? Si Janelle. Si Janelle talagang nakatutok sa camera eh. Ayan. Si Dayan ang number one. So congratulations. Sumamaya ulit ha. Okay. Dito na ulit tayo sa lesson. Okay. So tandaan na ang pang-angkop ay letra o katagang ginagamit na pang-ugnay sa dalawang magkasunod na mga salita sa pangungusap upang maging madali o madulas ang pagbigkas sa mga ito. Yan. Ilagay niyo po yan sa inyong mga isip. Ayan, nauna na yung kahot natin kanina. Okay, isunod naman natin ang pangatnig class. Okay, ang pangatnig ay katulad din siya ng pangangkop na pangugnay o nagdudugtong. Ngunit, ang pangatnig ay nag-uugnay ay maaaring mag-ugnay ng dalawang salita, dalawang parirala, dalawang sugnay o dalawang pangungusap. Ayan, yun yung pagkakaiba nila. Pareho silang pangugnay, pero mas marami ang pwedeng pag-ugnayin ng pangatnig. Okay? Malinaw ba yon? Malinaw? Opo. Oh, isa lang sumagot. Ayan, sige. So, tingnan natin. Halimbawa ng may nag-feedback po. May nag-feedback, ayan. Pakipatay muna kasi nag-feedback po yung ano niyo, yung phone niyo. Okay, pangatnig. Ito na yung mga halimbawa. 'Di ba sabi ko kanina ang pangatnig ay pwedeng mag-ugnay ng dalawang salita, dalawang parirala, sugnay o dalawang pangungusap. Okay, dito, kayamanan o karunungan. Anong salita ang ginamit natin o anong kataga ang ginamit natin upang pagdugtungin ang dalawang salitang ito? Salita mo. Ha? Salita. Ano yun? Anong ginamit natin? Letrang? O po. Letrang O. Ayan, yung letrang O ay ginamit natin upang pagdugtungin or pag-ugnayin ang dalawang salita. Ayan. Kalawang halimbawa, sa tahanan at sa paaralan. Dito naman, class, ginamit yung pangatnig na at upang pagdugtungin ang dalawang parirala. Ano yung dalawang parirala na yon?
sa tahanan at sa paaralan. Okay, ikatlo. Ayan, may sumasagot po. Ma'am, di po nagbabago screen niyo po. Sharing, ano ba? Alay! Ano, dito na ako. Sorry, nandun pa sa Kahoot pala. Di ko na move. Ayan, so nandiyan na tayo. So tulad ng sinasabi ko kanina, na-imagine niyo ba yung pinagsasabi ko kanina hindi pa naka-display? Okay, ito na yung sa screen. Di ba ang sabi ko kanina, ang pangatnik ay nag-uugnay sa... Ayan na naman yung lalamunan ni Ma'am Biernes. Pwedeng mag-ugnay ng salita at saka parirala, sugnay o kaya ay pangungusap. So ito po yung mga halimbawa niya. So nandito na tayo sa pangatlo. Dito naman, ang pangatnig na kung ay ginamit upang pag-ugnayin o pagdugtungin or pagsamahin ang dalawang sugnay. Ito po yung uunlad ang bayan at tayo'y magtutulungan. Ayan. So pangatlo, or last na, inihanda ni Gemma ang hapagkainan at sinalubong ni Dina ang mga panauhin. Dito naman ay pinagsama ang dalawang pangungusap. Ayan, so mas malawak, mas malaki si pangatnig, yung pamilya ni pangatnig mas malaki kaysa kay pangangkop. Kasi si pangangkop tatlo lang. Dito si sa pangatnig, marami sila. Kaya meron siyang mga uri, may mga pamilya pa siya. So upang mas lalo pa nating maintindihan, alamin natin ano yung mga iba't ibang uri ng pangatnig. Ayan na, may iba't ibang uri ang pangatnig. So ang tatalakayin natin or titingnan natin ngayon ay pito sa maraming halimbawa nito. So napakayaman ng Filipino sa mga pangatnig. Sa English ito tinatawag ninyong ano na ba yung sa English nito? Conjunction. Conjunction yata sa English. Okay. So ang una ay paki-turn off po ang microphone. Mamaya pa po mag-recite. Ayan, ay mumute ko po muna yung magsasalita. Please, paki-turn off po. Ayan, i-mute ko lang po. Okay. So ang unang uri ng pangatnig ay ang tinatawag na pamukod. Malamang narinig niyo na po ito sa noong nasa grade 5 kayo, tama? Susunod naman ay paninsay. Panubali. Pananhi. Panlinaw. Panulad. At panapos. Okay, mula pa lang dun sa mga pangalan nila, may mga clue word na kayo, ano yung gamit ng bawat isa. Okay, so tulad ng sinasabi ko kanina, napakalaking pamilya ang pangatnig. Kaya yan, hinati-hati sa bawat uri. Unlike po sa pangangkop na tatlo lang sila. So ito marami. So makinig ng mabuti, tingnan yung mga halimbawa at mamaya ay hihingi ako ng sarili po ninyong mga pangungusap gamit. Kasi alam ko, ginagamit na natin halos araw-araw ang mga salitang ito. Hindi lang natin alam na ito pala ay tinatawag na mga pangatnig. Tama ba ako? Okay, pakitas naman ng kamay kung nandyan pa, please. Raise hand, please. Kasi ang daming pumasok ngayon, pati yung mga nasa ano natin, tablet users pumasok. Pakitas nga ang kamay kung naririnig pa si Ma'am Biernes, kung gising pa po. Ayan. Pakitas ang kamay. Maraming hindi nagtaas ng kamay. Tulog ba yung mga yan? Ay, mga bisita na pala natin yung mga hindi nakataas ang kamay. Taas kamay ko, literal. Ayan. So, yung mga ano, sira ang mga ano, sira ang kanilang, ano ba tawag noon? Wala silang raise hand facility. Okay lang naman po. Okay, so ang una ay pamukod. Ano yung pamukod? Pakibasa nga kung ano ang pamukod. Anong gusto magbasa? Ma'am, come bug. Sabi ni okay lang, Brian. So dito tayo sa raise hand facility ulit. Pamukod. Ano tong pamukod na to? Okay, ang pamukod class ay ginagamit upang itangi ang isa sa ibang bagay o kaisipan. Ang uring ito ay mayroong pamimili or mayroong pagpipilian, pagtatangi o
pag-aalinlangan. At karaniwang nilalagyan ito ng mga salitang ano, tulad ng halimbawa natin. Okay, meron tayong halimbawa dito. Ikaw o siya ang dadalo sa binyagan. So tulad ng sinabi ko kanina, meron po itong pamimili or pagpipilian or meron kang itinatangi. Ayan. So ang O ay kataga or pang-uring pamukod. Ayan, check mo, sasabihin ka ba? Nakabukas ang microphone mo, Chuck? Wala po, ma'am. Kawala. So, paki-turn off po ang microphone. Okay, next. Ang mga mamamayan, maging ang mga kabataan, ay nagising na rin sa katotohanang sila'y may mga tungkuling dapat gampanan. Ang ginamit nating pangatnig dito sa ating pangungusap ay salitang pangatnig na... Ano ang ginamit nating pangatnig sa ikalawang pangungusap? Maging. Maging. Siyempre, kitang-kita na. Naka-blue na siya, di ba? Kulay asul na siya. Dapat kitang-kita na siya. Okay, next. Ni saktan, ni sermonan ay hindi ginagawa ni Aling Nena sa kanyang anak. Okay, ginamit natin ang katagang ni. Ni saktan, ni sermonan ay hindi ginagawa ni Aling Nena sa kanyang anak. Mayroon po ba kayong naiisip na pangungusap gamit ang mga salitang ito or ang gamit ang mga pangatnig na ito? Meron ba? Pwede po bang i-chat sa ating chat box kung meron yung gustong mag-recite, itaas ang kamay para tawagin ko? Yung hindi matatawag, pakisulat po ang sagot sa chat box. Okay, sinong gusto magbigay ng halimbawa? Jeremiah. Jeremiah, paki buksan ang inyong microphone. Nakalimutan ko papatayin yung... Ah, okay. Sige, napindot mo lang yung ano. Napindot mo lang yung facility natin. Okay lang, sige. Okay, may mga nag-chat po. Ikaw ba ang nagluto ng manok o si nanay? Wow, ang sarap ng ulam ni Daniel. Ano ang paborito mong ulam? Adobo o sinigang? Naku naman, tinatakam yung Ma'am Biernes. Ang blue ba na damit ang gusto o ang red? O, anong kulay ang gusto mo? Pula o asul? Ayan. So napakadaling gamitin yan, tama? Totoo ba ang yung sinabi o hindi? O ayan, sige. So next tayo. Sunod ay paninsay. Ang paninsay daw ay ginagamit sa mga tambalang pangungusap. Dito meron daw siyang, meron siyang bahagi na sumasalungat sa isang bahagi nito. Ito yung lagi natin narinig, maganda siya pero masungit. Ayun, yun yung may dalawang bahagi na sumasalungat yung isang bahagi. Ito yung paninsay. Okay, tingnan natin ano-ano yung mga pwede nating gamiting paninsay. O, ito muna, halimbawa. Gamit ang bagaman. Sinong gustong magbasa? Sinong gustong magbasa ng... Ala, overtime na ba tayo? Bagaman, sige. Sinong gustong tumulong sa akin para basahin yan? Ma'am, can I po? Christine Bon. Sige, Christine Bon. Paninsay, ginagamit sa mga tambalang pangungusap kung ang unang parte ay salungat sa ikalawa. Ayan, salamat Christine Bon. So, ito yung ating halimbawa class, okay? Ayan, so ito yung dalawang halimbawa natin gamit ng salitang kahit or pangatnig na kahit at pangatnig na bagaman. Yung pangalawa, sabi niya, nakatakda siyang umani ng tagumpay kahit maraming pagsubok ang pinagdaanan niya. So, kung tingnan niyo salungat yung ikalawang pangungusap, ibig sabihin parang imposible na mangyari yung una dahil doon sa ikalawang pangungusap. Ayan, ito yung iba pang mga halimbawa ng mga pangatnig na paninsay. Okay, pakibasa nga ang mga nandito sa ating screen. Miss Angel, pakibasa. Miss Angel, andyan ka ba? Okay. Ma'am? Okay, Miss Angel, pakibasa yung mga halimbawa natin ng mga pangatnig na paninsay. Okay po, ma'am. That
Tapwat, gayunman, bagaman, bakus, subalit, maliban, sukda, sukdang, mabago, habang, kung sabagay, samantala, kahit. Ayan. Salamat, Riz Angel, sa iyong pagbabasa. So, ito yung mga pangat ni class na pwede nating gawin or gamitin para sa, or ito yung mga pangatnig na paninsay na maaari natin gamitin upang ipakita yung pangungusap na ang isang bahagi nito ay sumasalungat sa isang bahagi nito. Okay, so medyo bilisan natin. Wala nang boses si Ma'am Biernes. Ayan po ako inom ng tubig. Okay, pangato, panubali. Ito yung mayroong pag-aalinlangan class. So, ginagamit natin ang kung, kapag, tumingin lahat sa screen, ha? Pakipin yung screen ko para malaki doon para sa mga gumagamit ng phone. Kung di sana, sakali, pag at saka, sakali. Okay, huwag muna matulog, Max. Humihikab na si Max, huwag muna matulog. Ayan, una, maliligo kami, sorry, sa dagat, sa linggo, kung hindi uulan. Ayan, pangalawa, hindi tayo makakahuli ng maraming isda sakaling lumitaw ang buwan. Okay, sino sa inyo ang pwedeng magbigay ng halimbawa gamit pa yung iba pang mga pangatnig na nasa screen? Pwede pong i-chat ang sagot. Gamit ang pangatnig na panubali. Ako po, di na ako tinawag, ma'am. Sorry, Dwayne. Mamaya tatawagin kita. Oh, Dwayne, pagkakataon muna, Dwayne. Sige. Lalabas kami kung hindi uulan. Lalabas kami kung hindi uulan. Ayan, sige, ano pa? Sino pa yung hindi ko pa natawag? Marami pang hindi natawag. Ayan, sige, salamat sa inyong mga halimbawa. Dito na tayo sa pang-apat. Ma'am? Pananhi. Okay, ano yung pananhi? Ano yung ano niyan? Sanhi, di ba? Sanhi. Tumutugon sa tanong na bakit nagsasaad ng kadahilanan. Dito tayo magaling. Dito tayo magaling magbigay ng dahilan. Tama? So pag nagbibigay tayo ng dahilan, pag tinatanong tayo bakit, ito yung mga ginagamit natin. Dahil, gawa ng, mangyari, sapagkat, kasi, dangan, at kung kaya. Ayan. So meron tayong halimbawa dito. Nagkasira-sira ang bahay ni Lolo Pilo dahil sa bagyo. Okay, ano yung ginamit nating pangatnig upang ibigay ang dahilan? Ang salitang? Dahil. Dahil. Okay, next. Marumi ang kanilang lugar sapagkat walang disiplina ang ilang mamamayan. Okay, so anong ginamit natin dyan ay salitang? Sapagkat. Pagkat. Maaari ba kayong magbigay ng sarili ninyong pangungusap? Paki-chat po kung meron po kayong naisip na pangungusap. Kami ay naka-online class dahil sa pandemya. Wow, ang galing ni Aaron. Yes, tayo naka-online class. Bakit? Dahil sa pandemya. Ano pa? O yan si Aaron, isa yan sa mga ano, nasira ang walang microphone kaya laging chat. Marami ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Dahil sa pandemya nga. Di ako sasama kasi di ako pinayagan ni mama. Kasi ha, hindi kasi, kasi. Kasi, mababa ang kanyang grado, gawa ng hindi siya. Ayun, ang bilis ng chat nila. Nalate ako sa online class dahil late ako nagising. Ano ko, Christine Jo? Christine Ann, mag-alarm. Ang daming namamatay dahil sa virus. Ayan, ang hindi lang ninyo napansin class, syempre chinachat nyo kasi, yung tamang forma ng pangungusap pa, pag pangungusap yung hiningi ko, kailangan nagsisimula po yan sa malaking letra at nagtatapos sa tamang bantas. Pero sa ngayon, palalagpasin ko muna ito. Pero pag written na work, kailangan nandun po yung tamang forma ng pangungusap. Okay? Okay, next. Panlima, panlinaw. Kung may malabo, kailangan may linawin. Tama ba? Ito yung mga ginagamit natin upang linawin or upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang bagay na nasabi na. Ayan. So, ginagamit natin dito ang anupat, kaya, sa makatuwid, kung gayon, sa biglang sabi, at kumbaga. Okay, halimbawa nito, sinabihan siyang may ipis ang dala niyang basket, kaya binitawan niya ito. Ayan, next. Nahuli na ang totoong may sala. Kung gayon, makakalaya na si Berto. Ayan, napagkapalan si Berto, no? Napagbintangan.
Ayan, so magbigay nga kayo ng sarili ninyong pangungusap gamit po ang mga pangatnig na panlinaw. Ano pa? Kaya sa makatuwid kung gayon, ako ay nag-online class at nagmo-module, kung baga ako ay nasa blended learning. Oh, nasa blended learning daw siya. Ayan, tama. Oh, sino pa po? Ang galing ng ano, ang galing ng example ni Kayla. Na i-relate niya yung kalagayan niya ngayon, ano? Okay, sino pa po? Birthday ko kahapon, kung baga 12 na ako. Oh, yeah, 12 na daw si ano, John Brian. Happy birthday, John Brian. Ayan, gumising siya ng maaga, kaya naman nakahabol pa siya sa online class. Okay, alam niyo, madali lang gumawa ng pangungusap kapag related to sa ating experiences, di ba? Kaya ako nasa probinsya kasi may COVID-19. Oh, nandun daw siya sa COVID-19. May, sa probinsya. Gumalang ka sa mas nakatatanda sa'yo, ano pat nakapag-aral ka. Wow, ang ganda, Rowaida. Ayan, salamat sa mga halimbawa ninyo. Next! Panulad, ginagamit sa pagtutulad sa gawa at pangyayari. Oh, kapag daw tayo ay may pagtutulad tayong ginagawa. So, halimbawa nito, kung ano ang iyong inutang ay siya rin kabayaran. Di ba may kantang ito? Kung ano ang iyong inutang. Hindi rin ako singer. Kanina nagtula na ako, kakanta pa ba ako? Ayan, next. Kung paano mo dinatnan, gayon din mo iiwan. Ayan. So may pares ito ha. Magka-pair po sila. Kung ano, siya rin. Ganon. Kung paano, gayon din. Okay, so kung mahirap ito, meron ba kayong naiisip na pangungusap para dito? Pakichat pa kung meron kayong naiisip na pwedeng gamitin. Kung saan, doon din. Ayan. Kung alin, iyon din. Kung gaano, gayon din. Okay, kung ano ang puno, siya ring bunga. Wow, napakaganda. Yes, Kayla, tama yan. Kung saan mo ako iniwan, doon mo ako makikita. Oh, kung saan mo ako iniwan, doon mo rin ako kukunin. Sabi ganon. Ayan, ano pa? Dalawa lang. Kung gayon mo ikinalat, gayon din mo lilinisin. Ayan. Kung ano ang ginawa mo, siya rin ang babalik sa'yo. O, tingnan mo. Napakagaling. Ngayon, alam na ninyo na yung mga salitang yan class ay tinatawag na mga pangatnig. Ayan na, huwag niyo pong kalimutan. Kung alin ang iyong pangarap, ay iyon din ang makakamit mo kung mag-aaral ka ng mabuti. Ma'am, wala na po oras. Ay, wala na ba tayong oras? Alas 4 pa tayo. Ah, ito panapos. Ah, tapos na nga ako eh. Panapos na. Ginagamit sa pagsasaad ng wakas ng pagsasalita. At ginagamit natin ang at sa wakas upang sa lahat ng ito, sa bagay na ito at ng para. Okay? So, ito na yung mga halimbawa. At sa wakas, lumigaya rin ang magkapatid matapos ang mga pagsubok sa buhay. Sa lahat ng ito, dapat tayo ay magkaisa. Ayan, so mamaya na tayo magkahut kasi sabi nga may nagsabi sa akin wala na daw oras. So punta na tayo sa ating mamaya na tong kahut, babalikan natin, huwag kayong mag-alala. Sa pangkatang gawain, kailangan sa pangkatang bagawain makita ang pagkakaisa ng pangkat ng inyong bawat isa. Sumunod sa panuto na nakalagay doon sa inyong activity sheet. Siyempre lahat ng miyembro ay makiisa. Tahimik na gumawa. Siyempre tahimik kasi chat lang ang gagamitin. At maiulat ng wasto ang gawain. So pumili po kayo ng isang taga-ulat. Meron po kayong 5 minutes para gawin po ang ating activity. Okay, so ipipost ko po dito sa ating chat box. Pwede po pa-post ng link? Ano? Kahut na? Yung link po. Link, okay. Ito na po yung link ng ating Google Docs. So ang gagawin po natin ay collaborative po ito. Lahat po ay mag-participate. Ayan na po ang Mangga. Pwede na po kayong pumasok. Mangga, pangkat Mangga. Ala. Nataranta naman ako. Sinabihan ako wala ng oras. Sino ba nagsabi? Sorry. Ayan, wait lang ha. Avocado, mansanas. Kinaka-copy-paste ko po kasi. Kasi hindi ko na ipapadala ko pa sa inyong mga Google. Ano, ang dami-dami. Pangkat pinya. Ayan na, last na. Pangkat ubas.
Ayan po ha, makikita ko po kung nagkakaisa kayo, kung nakikita kong nag-uusap-usap kayo sa chat facility ng ating Google Docs. Ayan. So, yung mga walang grupo, hindi matanda ng grupo, pumili na lang po kayo ng paborito niyong prutas dyan. Pasukin na lang po ninyo yan at tumulong po sa mga miyembro ng bawat grupo. Okay, 5 minutes. Pero kung matapos kayo ng mas maaga, pakisabihan lang po ako, itaas ang kamay para alam kung tapos na kayo. Ayan. Mabawa na po yung pangatini. Okay, anong-ano ka? Anong grupo ka? Avocado. Avocado. Sige, tingnan natin yung avocado. Ma'am, wala po ako, ma'am, Google Docs. Okay, yung kung walang Google Docs ay ano, magsabi po sa kaklase, makipagtulungan na lang kung anong-ano. Okay, ito yung sa inyo, ano, avocado, pangkat avocado, ikayo ano? Ayan, pakisulat po ang mga pangalan po ninyo. Ayan. Okay, silipin naman natin yung ibang ano, ibang grupo. Kumusta naman ang pangkat mangga? Ayan. Pangkat mangga, tingnan niyo po kung ano yung ano. Ayan. So, ilan po yung gumagawa ngayon sa pangkat mangga? Ayan. Ayan, very good. Okay, tingnan naman natin yung iba pang grupo. Pangkat Mansanas. Pangkat Mansanas, papasok ako sa inyong ano, group activity. Ayan, medyo nahihirapan yata si Pangkat Mansanas. Ayan, burahin nyo na lang yung salungguhit, Pangkat Mansanas. Ayan. Oh, marami pang blanko ang pangkat Mansanas. Magtulong-tulong na po kayo. Mag-assign kayo kung sinong gagawa sa bawat blank. Ayan. Tama. Ayan. Kapag may nagtatrabaho na sa isang ano, sa isang ano, gawain, ibigay nyo na sa iba tapos para hindi kayo magkakasabay-sabay nag-e-edit sa isang film. Okay, sa pangkat pinya naman tayo. Pangkat pinya, papasok ako. Ayan, pangkat pinya, ang gagawin po ninyo ay burahin na lang ninyo yung ano, yung salungguhit kung hindi nyo po kayang ano. Pakisulat po yung pangalan ng mga miyembro at pangalan po ng taga-ulat. Ayan. Tingnan natin ang pangkat ubas. Pangkat ubas. Ayan, wala pang pangalan ang taga-ulat ng pangkat ubas. Hello, 42 seconds na lang. Siyempre, mauuna na lang mamaya yung tapos na, okay?
Huwag mag-alala. Kung hindi pa tapos ay unahin natin yung unang nakatapos. Ma'am, mahina po ang wifi kasi kaya hindi po ako makasali. Sige lang, ano, princess, at least nandito ka nakikinig sa akin. Ma'am, nalaglag po ako. Naku, John Vincent, buti hindi ka napilayan. Sige lang, John Vincent. Oo, alam ko na yung nalaglag. Ibig sabihin naglalag, di ba? Nawala ka. Ayan na po, 5 minutes is over. Ayan. So, mamaya tayo magkahot, ha? Pag may time pa kasi, naubos na yata natin yung oras natin. Okay? So, tapos na ang inyong time para mag gumawa. Sana may natapos kayo sa 5 minuto na yan. Sobrang bilis. Pero, ang maganda, nakita ko po na sabay-sabay kayong gumagawa doon sa ating Google Docs. Ayan. So, pero yung iba, hindi pa rin makasunod doon sa ginagawa natin. Pero okay lang, matututo rin po sila. Ayan, so dito na tayo. Mag-uulat na. Sino ang gustong mag-ulat? Unang mag-ulat? Mag-stop sharing muna ako, ha? Sino yung gustong unang mag-ulat? Para, or i-share na lang, sige. I-share nyo na lang yung screen ng unang mag-ulat. Pangkat mangga, tapos ba kayo? Magpakilala muna yung tagapag-ulat natin. Hindi pa? Tapos na po kami, pangkat mangga. Okay, pangkat mangga. Sino po ang mag-present ng screen at mag-uulat? Sige na po. Mag-present na po kayo. Ayan, nasaan na? Mag-present na po. Ayan, pangkat mangga, paki-present na po ang gawa ninyo. Ma'am, mahina po yung wifi ko po. Ashley, ikaw ba magpipresent? Ashley, kung hindi niyo po kaya, ako po magpipresent, pero kayo mag-uulat. Ayan, si John Brian pa lang magpipresent. Sige, makinig po. Ayan, ongoing pa po ang kanilang gawa. Marami pang kulay. Pero sige lang, okay lang. So, i-present muna yung gawa ninyo. Sino magpipresent? Ang taga-ulat ay si? Sige lang, Princess Jane. Okay lang na ngayon ko lang nakapasok. Okay lang po. Sinong taga-ulat po? Mag-ulat na. Tumatakbo po yung metro ng ating taxi. Hala, baka walang sounds yung nagsasalita. Baka may nagsasalita na pero hindi naririnig. Charlie? Charlie, yan, ikaw ang taga-ulat, Charlie. Sige, Charlie, mamaya nyo na lang i-edit yung mga pangalan. Iulat na lang ninyo yung nilalaman ng inyong gawa. Sige po, ma'am. Good morning, mga klase. Good morning, Ma'am Roda. Magandang hapon, Charlie. Ay, magandang hapon pala po, ma'am. Sige, tuloy mo lang. Ito po ang aming gawa sa pangkat mangga. Number one, makabuluhang tanong. Check. Number two, mahirap na buhay. Check. Number three, kapansin-pansing ugali. Check. Number four, pagbabago na mabilis. Pagbabagong mabilis. Number five, madalas na pagkain. Check. Number six, tugtugin na malakas. Tugtugin malakas. Number seven, dumaraming sakit. Check. Number eight, bahay na maliit. Check. Okay, virtual clap po para sa group
or pangkat mangga. Okay, doon naman tayo sa ikalawang pangkat. Sunod na pangkat, paki-present na po. Stop presenting ka na dyan, Brian, para naman sa susunod na magpipresent na kanilang output. Ang pangkat, abukado. Ipagpatuloy nyo lang, Brian, na lagyan ng pangalan ninyo yung output ninyo. Okay, mag-present ka na, pangkat abukado. Clap, 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 sabi ni Jurel. Yes, clap, clap, clap po para kay Jurel, para sa group. Pangkat, mangga. Okay, sino pong magpipresent sa pangkat, ano, pangkat abukado? Si Riley Mee po. Riley Mee, present ka na. Share screen ka na. Present po, maliit lang po yung screen ko po. O, sige, lalaki naman yan sa amin dito. Sige, itry mo lang muna. Itry mo na lang muna, Riley Mee. Kung hindi talaga kaya, saka namin sabihin sa'yo. Ayan, kaya. Hello po, ako magandang umaga po, Ma'am Rodeline, ma'am. Magandang hapon. Lahat tayo nagkakamali, no? Sige. Lami sa iyo, Nito Rakos, po, mag-report po ng pangkat abokado. Ano to? Sulungguhitan ang mga pangatnig sa pangungusap at tukuyin ang uri nito. Number one, ang tagumpay ay naabot ni Rolando dahil siya ay nagpisa. Ang pangatlig po na ginamit ay dahil at ang uri ng pangatlig na ginamit ay pananhi. Pupunta kami sa barberia upang magpagupit. Samantalang sinisani naman ay sa parte upang magpakulot. Ang ginamit ko na pangatlig ay samantalang at ang uri nito ay paninsay. Number 3. Gustong-gusto ni Andrew ang mga niluto ng ina niya. Gayun din naman ang mga bisita nila. Ang ginamit ko na pangatlig ay gayun din at ang uri nito ay paninsay. Pupunta kami sa Payete, Laguna, kung maganda ang panahon. Ang ginamit po ng pangatnig ay kung at ang uri nito ay panumbali. Number 5. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay natupad din ang kanyang pangarap. Ang ginamit po ng pangatnig ay sa wakas at ang uri po nito ay panapos. Ayan, virtual clap po para sa pangkat abukado. Okay, next ay ang pangkat mansanas. Okay, pangkat mansanas. Sino ang taga-ulat ng pangkat mansanas at sino yung taga-share ng screen? Pangkat mansanas? Hello, ma'am. Sino yung taga-ulat ninyo? Handa na ba ang pangkat mansanas? Sige, pag-share na lang po. Ayan, si Ashley. Ayan, Ashley. Sige. Sino ang taga-ulat ninyo? Huwag na kayong mag-type. Nakikita kayong group nila. Sige, nag-uusap-usap pa sila. Sige lang, habang nagta-type sila, nakikita mo pa rin naman. Okay, sige na. Mom, start na pa. Okay, sige, sige. Taga-ulat ninyo? Sige, Aiden. Ikaw taga-ulat. Sige. Ako po si Aiden Joshua Kielwag. Taga-ulat sa grupo ng Mansara. Magandang hapon, kid ng Viernes. Magandang hapon, mga kaklase. Ito po ang report ng pangkat mansanas. Babasahin ko po ito sa tamang bantas. Magandang tingnan ang taong masaya at lagi nakangiti. Ang taong ganoon ay masarap makasama. Ang labat ng kalungkutan ay layuan. Ang ibig sa bunti, huwag na natin ay lahanin pa ang nakaraan. Mga alaalang inihahatid ang pamahal. Mahalit sa liwain sa ang mga pangyayari na mapag-pagpaganda ng kalooban. Ang mga hiyan sa tao, karaniwan ng malusod. Pero na sa tao rin yan.
kung ano ang iniisip ay ganoon niya ang nararamdaman. Isipin ang maganda at masasayang ang bagay. Magkalimutin ang mundo nito sa taong makakaharap. Ayan! So, virtual club din para sa pangkat Mansanas. Okay, next group. Ang pangkat Pinya. Handa na ba ang pangkat Pinya? Sino ang taga-ulat at taga-present po ng Pinya? Ako po, taga-ulat mo. Okay, Dwayne. Sige, Dwayne, paki-present na po yung inyong output. Wait lang po, mama. Okay po. Dwayne, ikaw rin ba ang magpipresent? Ayan na, sige. Ay, si Kyle lang magpipresent. Okay? Wow, nilagyan pa talaga nilang prutas. Ang galing ah. Okay, Dwayne? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dwayne Emil Santos, ang member ng ang tigaulat ng Group 4. Ito ang ilang pangungusap. Ano ang pangat? Migigit sa pangangkop. Gamitin ang mga sumusunod. Isulat ang panilang sa tamang sagot. 1. Naging scholar si Dennis. Dahil nagsipag at matiyaga sa mag-aaral. 2. Mabait ang at masipag si Micaela. Kaya kinalulugdan ng marami. 3. Halo-halo at sago ang masarap kainin at inumin kapag tag-init. 4. Mayaman at matopobre ang kanyang tiya. Tiya Rosa. Kaya kakaunti at ang lumapit sa kanya. 5. Mag-aaral kang mabuti upang makapasa sa iyong pagsunod. Ayan. Pangkat Pinya, congratulations talaga. Huwag niyo munang tanggalin kasi may nakita ako dito yung number 4. Mayaman at matapobre ang kanyang tiya Rosa. Ito yung sinasabi ko kanina na yung mayroong yung ibang bahagi ay sinasalungat yung iba. Mayaman, anong mas maganda natin gamitin dyan? Hindi at? Pero. Pero? Ano pa? Samantala. Ah, samantala? May pwede yung pero. Mayaman pero matapobre. Or mayaman ngunit matapobre ang kanyang tiya Rosa. Ayan ah. Pero very good pa rin. Palakpakan pa rin po natin ang pangkat Pinya. So sila na, ay isa pa pala ha. Kumunti ko lang nakalimutan si pangkat ano, Ubas. Okay, pangkat Ubas. Stop sharing na, Kayla. Pangkat Ubas na po tayo. Sino po magpipresent sa pangkat Ubas? Sino po? Sino po? Present na po. Pakibilis. Pakibilis daw, sabi ni John Brian. Okay, pangkat Ubas. Sino magpipresent sa pangkat Ubas? O, nakataas ng kamay. Ba't nakataas ng kamay? Yan, si Ralph Eric para. Pala. Isang po. Magandang umaga. Magandang hapon. Magandang hapon, Ma'am Pernes. Magandang hapon, classmates. Ito po ang ulat ng pangkat Ubas. Number 1. Kahanga-hanga ang pag-uliran plus ina. Kahanga-hanga ang pagmamahal at pagsasakripisyo ni Carmela para sa kanyang mga anak. Siya ay matulungin at isang ulirang ina. Number 2. Matindi plus traffic. Ang kawalan ng disiplina ng mga tsuper at ng taong tumatawid ay nagdudulot ng matinding traffic sa malaking kalsada ng syudad. Number 3. Bilog plus 1. Bibigay ng sapat na liwanag ang bilog na buwan at ang di mabilang na bituin sa langit ngayong gabi.
Number 4. Hangin plus amihan. Ang hanging amihan ay nagdudulot ng malamig na panahon sa ating bansa. Number 5. Tungkulin plus ginampanan. Ano ang iyong tungkulin ginampanan bilang miyembro ng pamilya? Ayan, salamat Ralph. Virtual clap din po para sa pangkat ubas. Okay, binabati ko kayo mga mag-aaral kasi kayang-kaya na pong mag-present at mag-ulat ng inyong ginawa dito sa ating Google Meet. Ayan, so ako na ulit ang mag-present. Ayan, natataranta na ako kasi sinabihan ako ni ano, sino ba nagsabi kanina sa akin, wala tayong oras. Ayan, so batay sa ating pag-aaral class, ano na nga, anong masasabi niyo? Sino nag-present? Ay, ako pala. Ayan. So, ano ang pang-angkop class? Ano ang pang-angkop? Batay sa ating tinalakay kanina, ano yung pang-angkop? Ayan, nasaan na yung presentation ko? Nakaka-tense. Sinabihan akong time. Okay. Okay, may sumagot ba dito? Nakalabas na po ang sagot. Ang nakalabas ang kahot? Sagot po, sagot. Ay, sagot. Sige, sige. O sige, ang pangangkop ay mga katagang ginagamit upang maging madulas at magandang pakinggan ang bigkas ng salita. Okay ha, mga bata, huwag niyo pong kalilimutan yan na ang pangangkop. Gayon din, ang pangatnig ay mga katagang ginagamit upang pag-ugnayin, ha? Okay? So, ano naman ang pangatnig? Ay katagang nag-uugnay ng mga salita, parilala, sugnay, o pangungusap. Ngayon, dumako na tayo sa ating pagtataya. O yan, titingnan natin kung naintindihan ba ninyo ang ating aralin ngayong araw. So, gagamit po tayo ng Google Form. Ilalagay ko lang po ang link sa ating chat box. Ayan, minsan lang po kayo magsisend ng sagot ha, huwag pong paulit-ulit. Ayan po, paki-click po ang ating link at kung kayo po ay tapos na, paki-ano na lang po mamaya, paki-raise hand na lang po. Grupo po ba, ma'am? Ano 'yon? Grupo ba po magsasabi?